So hello sa inyo guys, Jello nga pala ng Cycling Voyage. So bali sa video na ito, meron lang tayong crankset na i-unbox. Bali itong crankset na nasa harap nyo, ito nga pala yung Fobno Ghost. So tara tignan natin. Okay, pero bago tayo magsimula, syempre gaya pa rin ng dati, pindutin mo muna yung subscribe button sa baba, pati na rin yung bell icon para lagi kang ma-notify kapag may bago tayong uploads. And pakifollow na rin po ng ating mga social media accounts. Meron din po pala tayong Facebook, Instagram at saka TikTok. So dyan po ako bali mag-upload ng ilang content na hindi ma-upload dito sa YouTube. Okay, pero bago ang lahat, umpisahan muna natin sa isang mabilis ang unboxing. So bali ganito yung itsura ng kanyang box. So dito sa harap, simpleng Fobno text lang. Dito din sa iba't ibang mga gilid, ganun lang din. Tas nandito naman sa kabila yung kanyang variation. Sunod naman yung kanyang manual. Tapos ito naman yung kanyang crank arm. Nandito rin yung kanyang bottom bracket. Tapos may kasama na rin tayong grasa dito. So nandito naman yung iba't ibang mga tornilyo and mga washers. So about naman sa pagkakabit, medyo madali na lang yan. Dahil yung kanyang manual, meron kasi siyang step by step kung paano siya ikakabit. Now since itong crankset na ito is hindi naman sa akin, so bali hindi ko siya may kakabit sa aking bike. Kaya ituturo ko na lang sa inyo kung paano siya ikabit. So sa simula, ilalagay muna natin itong stainless na washer na ito. Sunod naman itong medyo makapal. And then isang rubber. Ayan, okay na. Tapos sunod na natin ikabit yung chainring. Nawa kagandahan kasi sa crankset na ito, direct mount na kasi siya. So yung gantong mounting, SRAM talaga yung pinakaunang gumawa nito. And ang advantage kasi ng direct mount kumpara sa bolt type, doon kasi sa bolt type, meron pa kasi yung mga BCD na tinatawag. So dapat tama yung BCD ng chainring mo doon sa crankset na gagamitin mo. Tapos meron pang tinatawag na symmetric at saka symmetric. So medyo magulo. Pero dito sa direct mount, pare-pareho kasi yung kanyang size kaya hindi ka na malilito. Tapos ikabit natin ulit itong isa pang rubber. So ayan, naikabit na. So bali pag-usapan natin ulit itong crankset na ito. So yung technology nga pala na ginamit dito sa kanya is yung dub technology. Kung yung Shimano, meron silang hollow tech. Doon sa SRAM, meron silang dub. Now sa ngayon, hindi ko masasabi sa inyo kung ano mas maganda sa dub at saka sa hollow tech. Kaya ngayon, tignan muna natin yung kanyang pagkakaiba. So kung mapapansin nyo yung kanyang crank, yung bahaging may spindle o yung axle, hindi doon nilalagay yung kanyang chainring. Unlike sa hollow tech na, kung nasaan yung chainring, naandun din yung kanyang axle o yung spindle. So pagdating naman sa kanyang aesthetics, maporma itong crankset na ito. Bale minimal lang yung kanyang decals. Tapos maganda rin yung kanyang paint job. So yung crank arm nga pala nito, 175mm. Now ewan ko nga lang kung meron pa mabibilhan na mga 170mm. Yung chainring naman nito, 34 teeth yung pinili ng tropa ko dahil yun yung sakto para sa klase ng ride na ginagawa niya. Tapos narrow wide na rin pala yung kanyang chainring. So pag sinabi nating narrow wide, yun yung salitan yung kapal ng ngipin doon sa chainring. So kagaya nito, narrow wide, narrow wide. So ang kagandahan dito, hindi ka na mahuhulugan ng kadena dahil yung mga kadena talaga natin is natural narrow wide talaga yan. Dahil kapag naka 1x ka tapos hindi ka naka narrow wide, may possibility na mahulugan ka ng kadena. Bale lahat guys ng material na ginamit dito sa crank na ito is gawa na rin sa aluminum alloy. And kung napanood nyo na yung video ko about dun sa Racework Aspire na nabili ko noong April, masasabi ko talaga na mas magaan pa talaga itong Fobno Ghost kumpara doon. Pero ang hindi lang natin masasagot dito sa video na ito is kung matibay ba siya. Dahil hindi pa nga natin nagagamit eh. Pero soon balitaan ko kayo kapag may nangyari na. About naman sa kanyang price, nabili nga pala ito ng tropa ko sa halagang 2,000 pesos. Bale sa Shopee niya ito nabili. Ilalagay ko lang po yung link dyan sa baba. Also available din pala ito sa 30 hanggang 36 teeth. So pili na lang kayo kung aling variant yung gusto nyo. So again yun lang muna at salamat sa panonood. And sana natripan nyo yung video natin ngayong araw. And syempre gaya pa rin ng dati, pindutin mo muna yung subscribe button sa baba, pati na rin yung bell icon
para lagi ka ma-notify kapag may bago tayong uploads. So again, yun lang muna. Hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.